Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tomas. Taong 1958, Midtapok, Sultan Kudarat. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manggagawa si Tomas sa plantasyon ng palma. Yun ang kanyang nakagisnang trabaho na minana niya pa sa kanyang ama. Dahil sa lima sila noong magkakapatid, kung kaya't ang iilan sa kanila noon ay nagtrabaho din bilang manggagawa sa plantasyon ng pinya. Yun ang naisip na paraan nila Tomas sa pagbabakasakaling balang araw, maiahon nila ang kanilang pamilya sa matinding kahirapan. Bagaman matinding pasakit at pagod ang kanilang hinaharap sa bawat araw, hindi nila naiisipang sumuko at mapagod para sa kanilang pamilya at pangarap. Habang lumalaki noon si Tomas, may mga bagay na siya noong napapansin sa kanyang katawan na parabang kakaiba. Paminsan-minsan, kapag nakakarinig siya ng mga taong nananalangin, may kung anong kiliti siyang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan. Gumagaan din noon ang kanyang pakiramdam na parabang sumisigla siya bigla nang sa hindi malamang dahilan. Kaya magmula noong araw na natuklasan niya ang ganoong kakayahan ng kanyang katawan, sinigurado niya noong manalangin bago umalis sa kanilang tahanan para magtrabaho. Sa pagsapit ng Linggo ng Semana Santa, nagkataon naman noong tumungtong ang gapasan ng palma at pinya. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't wala silang naging panahon para sa pamamanata at penitensya. Napakalaking bagay kasi sa kanila ang gapasan, gawa ng ilang buwan din nila itong hinintay at pinaghandaan. Pagdating ng Lunes Santo, maaga pang umalis sila Tomas sa kanilang bahay upang tunguhin ang napakalapad na plantasyon ng palma. Kasakasama niya noon ang kanyang mga kapatid upang masigurong makakarami sila ng magagapas sa araw na yon. Tumulong din noon sa kanila ang kanilang mga kapatid na manggagawa sa plantasyon ng pinya sa kadahilanang sa mga susunod pa na araw ang kapasan sa pinagtatrabahuhan nila. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap ukol sa nalalapit na gapasan ng pinya sa ibayong plantasyon. Dong, sa tingin mo, kailan ang gapasan ng pinya sa inyo? Hindi ba kayo gagapas ngayong araw na ito? Tanong ni Tomas sa kanyang kapatid. Ah, wala pa namang abiso sa amin, kuya. Sabi nung kakilala ko, baka sa mga susunod pa na araw. Hayaan mo, bukas sasagap ako ng balita para mapaghandaan natin ang gapasan. Sagot naman ng kanyang kapatid. Matapos itong marinig ni Tomas, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa plantasyon. Pagdating nila doon, nasipat nilang marami ng manggagawa ang naghihintay sa hudyat ng kanilang amo upang umpisahan ang nalalapit na gapasan. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman silang nagsiksikan sa hanay nang sagayoy hindi sila mapag-iwanan ng karamihan. Habang nakikinig sila Tomas sa sinasabi ng kanilang amo, panay naman ang kanilang paglinga sa buong paligid sa pagbabakasakaling may mga kakilala silang naroon na makikigapas. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang paningin ni Tomas sa isang grupo ng manggagawa nang masipat niya itong nakatitig sa malayo habang walang patid sa pagkamot sa kanilang mga katawan. Alam niyang aswang ang mga kalalakihang yon, subalit ang labis niyang ikinakabahala noon, hindi ito naninirahan sa kanilang bayan. Maya-maya pa, bigla namang tumingin ang isa sa mga ito sa kanya habang nagsasabi ng, "Napakaganda ng panahon ngayon, hindi ba Manoy?" Matapos nitong makapagsalita, tanging pagyuko na lamang ang ginawa ni Tomas
upang maiwasang sagutin ang sinabi nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, agad naman siyang napatingin sa may-ari ng plantasyon nang marinig niya itong nagbibigay na ng pahintulot sa kanilang paggapas. Pagsipat niya sa kanyang mga kasamang naglalakad na patungo sa taniman ng palma, agad naman niyang sinenyasan ang kanyang mga kapatid na medyo may kalayuan sa kanya. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, doon nila pinagbulungan ang tungkol sa lalaking kahinahinala para sa kanya. Hindi naman ito gaanong binigyan ng pansin ng iilan sa kanyang mga kapatid, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na purong haka-haka lamang ang sinasabi sa kanila ni Tomas. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa unang parte ng taniman ng palma. Hindi nila ninais na gumapas roon sa kadahilan ng maraming manggagawa na naroon ang nakatoka. May pili kasi silang lugar doon na pinupunterya kung saan sa bawat palmang nakatayo merong hitik na bunga. Sa pagdating nila sa gitna ng plantasyon, agad naman sila noong naghiwa-hiwalay upang umpisahan na ang kanilang paggapas. May malabayong sila noong isinusuot sa kanilang likuran upang maging madali na lamang para sa kanila na ipunin ang bawat palmang nalalaglag sa bawat punong kanilang pinagkukuhanan. Habang abalang-abala noon si Tomas sa kanyang panunungkit, bigla naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang makasipat siya ng isang bunga ng palma na hindi nahuhulog kahit anong panunungkit ang kanyang gawin. Dahil dito, napilitan siya noong akyatin ito sa kadahilan ng may kung anong bagay siyang nararamdaman noon na nag-uudyok sa kanyang kunin ang palmang yon kahit anuman ang mangyari. Ang ginawa noon ni Tomas, ibinagsak niya sa lupa ang kanyang daladalang bayong at mabilisang inakyat ang punong yon. Pagdating niya sa kinaroroonan ng bunga, maniwala kayo o hindi, nasipat niya ang isang natatanging bunga ng palma na patuloy na naglalabas ng pulupukyutang langis. Bagaman maliit lamang ang bungang yon, walang patid ito sa pagtulo ng napakalapot na langis na halos hindi naman magawang malaman ni Tomas kung saan yon ang gagaling. Matapos niya itong titigan ng ilang minuto, agad naman niya itong kinuha ng walang pagdadalawang isip. Paglapat ng langis sa kanyang mga kamay, bigla naman niyang naramdaman ang napakalamig at napakainit na presensya na animoy gumagapang patungo sa kanyang buong katawan. Bagaman nakakaramdam na siya noon ng hindi pagkakomportable, tiniis niya lang ang lahat ng ito, alang-alang sa palmang nais niyang makuha. Pagkakuha niya ng bungang yon, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang dumulas ang kanyang katawan sa puno na siyang naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Pagbagsak noon ni Tomas, pinilit naman niya noong tumayo, subalit sa kasamaang palad, hindi na niya ito nagawa dahil sa pagkabali ng kanyang buto sa binti. Maya-maya pa, naramdaman na niya ang labis na pagkirot ng kanyang nakausling buto na siya namang ikinatakot niya ng husto. Ang tanging nagawa na lamang niya noong mga oras na yon ay ang sumigaw ng napakalakas sa pagbabaka sakaling magagawa siyang marinig ng kanyang mga kapatid. Subalit ilang minuto na ang lumipas, wala pa rin kahit isa ang nakarinig sa kanyang pagtawag. Dahil sa kaganapang yon, napilitang umusad si Tomas sa kabila ng kanyang bali sa paa. Habang gumagapang siya papalapit sa puno ng palma, panay naman ang kanyang pagsigaw dahil sa sakit na kanyang nadarama. Bagaman hindi na niya alam ang kanyang gagawin noon, patuloy pa rin niyang pinanghahawakan ang bungang kanyang nakuha sa paniniwalang magagawa siya nitong matulungan. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang kanyang nabaling binti, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng isang boses sa kanyang isipan na nagsasabi ng,
Ipahid mo ang langis sa iyong binti. Manalig ka. Ikaw ay gagaling. Matapos itong marinig ni Tomas, agad naman niyang sinunod ang tinig ng walang pagdadalawang isip. Paglapat ng langis sa kanyang binti, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang dahan-dahang lumulubog ang butong nakausli sa kanyang paa. Halos kisap mata lang noon ang naging pagitan nang tuluyang maglaho ang pamamaga ng kanyang binti nang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang nagagalaw na niya ng normal ang kanyang paa. Dahil sa kanyang mga naramdamang kakaiba, sinubukan na niya noong tumayo ng tuwid upang subukin ang kanyang naghilom na pinsala. Pagkatayo na pagkatayo noon ni Tomas, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang bayong at kasabay nito ang kanyang paghahanap sa kanyang mga kapatid na abala sa paggagapas ng palma. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iikot sa paligid, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang mga kalalakihang pinaghihinalaan niyang aswang na nag-uusap di kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Pagsipat niya sa kinaroroonan ng mga ito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung hindi sinusungkit ang mga bunga ng palma. Naaktuhan niya yung nilulundag lamang ang mga matataas na puno upang mapadali ang kanilang pagkuha ng mga bunga. Sinisipat din nila ang bawat bungang kanilang nakukuha na parabang meron itong hinahanap. Dahil sa mga nakita noon ni Tomas, doon niya tuluyang nakumpirma na isang grupo ng mga aswang ang mga lalaking kanyang pinaghihinalaan. Nang akmang aalis na sana siya sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang tambangan ng isa sa mga ito. At saan ka pupunta? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dyan? Wika ng nilalang habang patuloy siyang nilalapitan. Nang marinig naman ito ni Tomas, agad naman siyang napaatras habang sumasagot nang, Wala naman akong tinitingnan na. Hinahanap kong mga kapatid ko. Pwede ba? Umalis ka dyan sa dinaraanan ko. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong hinawi ang lalaki at dali-daling lumayo sa kinaroroonan nito. Paglapat ng kanyang balat sa lalaking yon, bigla na lamang itong napaatras na parabang napaso. Habang naglalakad papalayo noon si Tomas, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang magbigay ng babala ang lalaki ukol sa mutsa niyang tangan. Nasa iyo pala ang hinahanap namin eh. Akala mo gaganda ang buhay mo sa palmang hawak mo? Nagkakamali ka, boy. Sapagkat dito pa lamang, mag-uumpisa ang kalbaryong sasapitin mo at ng iyong pamilya. Wika ng lalaki habang patuloy na bumubulong ng mga salitang hindi niya lubusang maintindihan. Pagkarinig naman noon ni Tomas, walang pagdadalawang isip niya itong nilapitan at inundaya ng pagsapak sa pagmumuka nito at dibdib. Dahil sa bilis ng kanyang mga ginawa, kung kaya't hindi na nakalaban ang lalaking yon sa kanya. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman itong nilubayan ni Tomas sa takot na baka siya ay makita ng iba pa nitong mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya nasipat ang kanyang mga kapatid na napakarami ng daladalang bunga ng palma. Halos hiyang-hiya siya noon sa kadahilan ng hindi nga nangalahati sa bayong ang kanyang nakuha. Ayos lang yan, kuya. Marami naman kaming nakuha eh. Ano, magpapahinga na ba tayo? Tanong ng kanyang kapatid. Sige. Magpahinga na muna tayo. Pasensya na kayo ah. May hinanap kasi akong tao kanina eh. Palusot naman ni Tomas. Matapos nilang mag-usap, ninais nilang ilagay na muna sa tabi ng puno ng palma ang kanilang mga nagapas. Doon na din nila noon na pagpasyahang kumain
para naman kahit papaano'y hindi sila mapagod pang pumunta sa dulong parte ng plantasyon. Ilang minuto pa ang lumipas, naging maayos naman ang kanilang pananghalian. Purong karanasan nila noong araw ang kanilang mga napag-usapan na siya namang labis na ikinatuwa ng iilan sa kanila. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang masipat nila ang iilang mga lalaki na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay ni Tomas sa mga ito, agad naman siyang napatayo at mabilis ang sinalubong ang mga kalalakihan. Matapos niya itong gawin, dali-dali namang tumayo ang kanyang mga kapatid upang maging handa sa mga pangyayaring hindi inaasahan. "Ano ang problema, mga kaibigan?" Pungad na tanong ni Tomas. Nang marinig naman ito ng mga kalalakihan, tinitigan lang naman siya nito ng masama habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla naman siyang napasipat sa isa sa mga ito nang marinig niya itong magsabi ng, "Ang bunga ng palma, ibigay mo muna sa amin bago namin ipaliwanag sa iyo ang lahat-lahat." Dahil sa sinabi nito, agad naman silang binigyan ng kapatid ni Tomas ng isang bunga ng palma. "O heto, dalawa na ho yan ha. Huwag na ho kayong magalit kay Kuya Tomas." Wika ng kanyang kapatid. Pagkuha noon ng lalaki, bigla naman itong ibinalibag sa kanilang harapan na parabang nainsulto. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala nang nagawa ang mga nilalang kundi ang umalis habang patuloy silang pinagbabantaan. Hindi naman ito pinansin nila Tomas sa kadahilanang sa isip-isip nila ang mga salita ay mananatiling salita hanggat hindi ginagawa. Sa pagkawala ng mga ito sa kanilang paningin, dali-dali naman silang umalis upang maipagpatuloy ang kanilang paggapas. Iniwasan na din muna nila noon na pag-usapan ang mga kalalakihang yon sa kadahilan ng mas kinakailangan nilang pagtuunan ng pansin ang kanilang trabaho. Sa pagsapit ng hapon, kasalukuyan na nga nilang isinasalansan ang kanilang mga nagapas upang maipakita sa may-ari ng plantasyon ng palma. Bagaman nasisipat pa nila ang mga kalalakihang nakausap nila kanina, pilit naman nilang ipinagsawalang bahala ang lahat, mairaos lamang ang paggapas sa araw na yon. Nang maibigay na ng may-ari ang bayad sa kanilang trabaho, agad din naman silang umuwi patungo sa kanilang tahanan. Bumili lang sila noon ng kakarampot na isda na siya namang kanilang pagsasaluhan sa hapunan. Kinagabihan habang kumakain ng hapunan sila Tomas, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkawala ng ganang kumain. Dahil sa pangyayaring yon, ninais na lamang niyang lumabas para naman kahit papaano magawa niyang makapagpahangin. Habang nagmamasid siya noon sa buong paligid, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng dalawang kalabaw na nagsisilakihan. Nakatitig ang dalawang ito sa kanya habang patuloy na hindi gumagalaw. Pagkasilay naman dito ni Tomas, agad naman niya itong itinaboy sa pagbabaka sakaling isang ordinaryong kalabaw lamang ang kanyang nakikita. Ngunit nang makalapit na siya rito, bigla na lamang siyang napaatras nang masipat niyang apat ang sungay ng kalabaw na kanyang pinagmamasdan. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang ibinuka ng dalawang kalabaw ang kanilang mga bunganga at kasabay nito ang paglitaw ng isang ulo ng taong dahan-dahang lumalabas sa bunganga nito. Pagsilay ni Tomas sa kakaibang pangyayari, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo habang patuloy na sumisigaw. Subalit habang nasa kasagsagan siya noon ng pagtakbo, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang hindi siya umaalis sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa likurang bahagi ng kanyang kinatatayuan, doon niya nasipat ang dalawang kalabaw na mabilis ang tumatakbo papalapit sa kanya. Halos
kisap-mata lamang noon ang naging pagitan nang bigla siyang sinuwag ng nilalang na siya namang naging sanhi upang tumilapon ang kanyang katawan papaloob ng kanilang bakuran. Pagsilay ni Tomas sa kanyang gulugod, bigla na lamang niya itong nasipat na halos bumaluktot na ng husto dahil sa pinsalang kanyang natamo. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, agad naman siyang binalot ng takot sa kanyang sarili. Gawa nang ang pinsala noong kanyang natamo, maaaring makapagpabago ng kanyang buhay hanggang kamatayan. Habang pinipilit ni Tomas na gumalaw, bigo naman siya noong gawin ito sa kadahilan ng tuluyan ng naparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan dahil sa bali niyang gulugod. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na siya noong nagawa kundi ang manalangin sa harapan ng mga kalabaw habang patuloy na hinahawakan ang isang bunga ng palma. Tapos na ang buhay mo, Tomas. Ibigay mo sa amin ang mutya ng palma. Wala ka ng pagkagamitan sa bagay na yan. Wika ng ulo na naroon sa loob ng bunganga ng kalabaw. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, patuloy lang naman siya noong nananalangin sa pagbabaka sakaling merong milagrong magaganap na siyang makakapagligtas ng kanyang buhay. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang maramdaman niyang dahan-dahan siyang kinakaladkad ng dalawang kalabaw papalayo sa kanilang bakuran. Kahit anong pilit niya noong pigilan ang nais ng mga ito, tila ba wala na siyang lakas upang mapangibabawan ang puwersa ng mga nilalang. Sa pagdating nila noon sa masukal na daan, doon na siya binitawan ng nilalang at kasabay nito ang kanilang pagbalik sa orihinal nilang anyo. Nang masipat niya ang dalawang lalaking nakita niya sa plantasyon ng palma noong kapasan, agad naman niya itong pinagmumumura habang patuloy na hinahawakan ang bunga ng palma. Mga demonyo kayo! Wala akong kasalanan sa inyo! Pakawalan niyo ako! Hindi pa ba sapat ang pinsalang natamo ko? Sigaw ni Tomas habang patuloy na pumapalag. Matapos naman itong marinig ng dalawang lalaki, umangi lamang ito habang patuloy na binubulungan ang dalawang kalabaw na kanilang alaga. Maya-maya pa, bigla namang lumapit ang mga nilalang na yon sa kinaroroonan ni Tomas at walang pagdadalawang isip nitong dinaganan ang kanyang dibdib. Halos kumawala na noon ang kanyang espiritu sa kanyang katawan, subalit ginawa naman niya ang lahat para ito'y malabanan. Matapos siyang paulit-ulit na apakan noon ng dalawang kalabaw, halos hindi na niya maramdaman ang kabuuan ng kanyang katawan. Patuloy pa rin siya noong nananalangin sa Panginoon sa pag-asang kung mamamatay man siya, sa lugar siya nito mapupunta. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Tomas dahil sa pagod at pinsalang natamo ng kanyang katawan. Nang akmang kakawala na noon ang kanyang ulirat, bigla niyang naramdaman ang isang kamay na animoy humawak sa kanyang espiritu. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla naman niyang naramdaman ang pagbalik ng kanyang lakas at kasabay nito ang pagkawala ng kanyang sakit na patuloy na iniinda ng kanyang buong katawan. Pagmulat ng kanyang mga mata noon, tumambad sa kanya ang dalawang aswang na nagpupumilit hawakan ang kanyang kamay, subalit hindi nito nagagawa. Animoy kahit ilang ulit man nilang pasanin ang kamay noon ni Tomas, tila ba masyado itong mabigat para sa kanila at madulas. Pagsilay ng mga nilalang kay Tomas noon na nakadilat, bigla naman siya nitong dinuraan at kasabay nito ang pagwika ng aswang nang, "Huwag kang magtago sa mutya ng palma! Harapin mo kami!" Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip na manoong tumayo si Tomas at mabilis ang nagpakawala ng mabibigat na pagsapak sa mga nilalang. Pagtama noon ang kanyang kamao sa aswang,
agad naman niya itong hinawakan sa leeg at patuloy na pinagsasasapak hanggang sa dumating ang puntong hindi na mapakinabangan ang pagmumukha nito. Sa pagbitaw niya noon sa walang buhay na katawan ng aswang, seryoso naman niyang tinitigan ang isa nitong kasamang naiwan. Pagsilay niya noong umiiyak ito sa kanyang harapan, bigla naman niya itong nilapitan at walang habas na pinagpapapalo ng kanyang nahawakang sanga ng puno, di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Nang hindi pa noon nakontento si Tomas, walang awa niya itong itinarak sa dibdib ng aswang na siya namang mabilisang tumagos sa bunganga nito. Dahil sa pangyayaring yon, wala na noong nagawa ang dalawa nitong kalabaw na alaga, kundi ang kumaripas ng takbo papalayo sa kanyang kinaroroonan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, ninais naman niya noong umuwi upang ibalita ang mga nangyari. Pagpasok niya noon sa loob ng kanilang bahay, napansin niyang isang oras na lang pala, sasapit na ang bukang liwayway. Halos gulong-gulo na talaga noon si Tomas dahil sa mga pangyayaring hindi niya kayang maipaliwanag. Sa paglipas pa ng mga buwan, napag-alaman niyang ang bunga ng palmang kanyang hawak-hawak ay isa pala talagang totoong buhay na mutya. Iilan sa kakayahan nito ang magpagaling ng kahit na anong pinsala at sugat sa katawan ng nagtatangan na siya namang natatangi ng husto sa lahat ng mutyang kanyang alam. Ayon din sa albularyong kanyang napagtanungan na ang mutya ng palma ay isang uri ng mutya na pwedeng isabak sa kahit na anong uri ng gera. Matapos niyang mapag-alaman ng lahat-lahat tungkol sa kanyang tangang mutya, tuluyan na ngang naging albularyo si Tomas na ang pinag-ugatan lamang ay noong minsang naganap ang aksidenteng pagkakuha niya ng mutya ng palma. Okay, opinyon ko sa kwento, napakalakas ng mutya ng palma. Pero alam nyo ba, na alam ko meron na akong ganitong kwento, may pagkakahawig ng konti pero hindi naman hawig na hawig talaga. Sorry, maraming asong kumakahol. Yung parang mutya ng salsagan. Itama nyo ako ha, kung mali ako, na parang iisa lang yung mutya ng palma tsaka mutya ng salsagan. Pakicorrect naman ako, baka kasi mali ako. Alam ko parehas sila ng tangan, ay parehas sila ng abilidad, tas parehas din sila nagagawa sa taong may tangan ito. Pero kung mali ako, pakicomment naman sa baba para lahat tayo maliwanagan. Yun lang, hihintayin ko yung comment ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.